Kasi nalinawan na po kami ng 16 people ay ano lang po. Isa po panliling lang sa mga tao mamamayan. Tulad po ng mga kasama namin na for my rebel, may pinatay na naman po nilang nung Biyernes Santo. Isa po nung magbagong buhay. Kaya po nagbalik loob siya sa gobyerno. Pero bakit ganun po ang ginawa nila? Sinasabi nila noon na sundalo ang pumapatay pag sundalo ang pumapatay sa mga ano sa mga mamamayan pag nag-surrender ka papatayin ka ng sundalo. Pero po ngayon nakikita ko po hindi po baliktad po ang sinasabi nila. MP po ang pumapatay sa nagbalik loob. Yes, ma'am, may tanong ko sana ako, kay Noel and Franco, kay Eva. Na-establish naman natin yung connection ng NPA sa Gabriela. Can you cite some instances o mga pangyayari na kung saan naging kasama niyo yung Karapatan and other member ng Kabag? Konektado din ba ito doon sa sinasabi mong mula sa red area, nilipat ka sa white area, ano yung mga aktibidades na nakikita-kita kayo or nagmi-meeting-meeting kayo o nagkakasama kayo sa isang pangyayari? Opo. Nagkakasama po kami doon po sa bayan office po. Pag tinatawag na multi-sectoral po, pag tinawag po na multi-sectoral, andyan na po ang lahat ng organisasyon. So ano ba yung mga pinag-uusapan doon? Paano pumapasok si MPA doon? Kasi di ba MPA ka man. Pag may activity po, halimbawa may gaganapin na rally, hindi ko hiwalayin ang trabaho po. Kakanya-kanya po kung sino po ang hahawak sa medical, hahawak ng ang babadget ng pera. Yun po ang ginagawa pagdating sa meeting. Alam mo, pag may gaganapin pong rally, hiwa-hiwalayin po ang mga trabaho. Idagdag ko lang siguro na tanong no, kay Ma'am Eva. Ma'am Eva, kayo ay treasurer ng Gabriela, no? Pero alam naman natin na yung Gabriela ay front organization. Nabanggit niyo rin kanina doon sa mga unang sinabi niyo na kayo ay membro ng CPP. Tama po ba? Opo. Okay. Sa anong antas ka ngayon? Bago ka umalis sa CPP, sa anong antas ka ng organisasyon ng CPP? Naging kasapi? Naging member ka ba ng committee probinsya ng CPP sa probinsya ninyo? Ako may tiba ng grupo na po ng kababaihan. Ay, bago po ako umalis doon, naging ano po ako ng SPL sa ngayon ng lokalidad. Ano yun? SPL po na tinatawag nila sa ngayon sa lokalidad. Kaya yung naging kasapi ng sanga ng party, sa ngayon ng partido sa lokalidad. Ako. Membro na siya na, ma'am, ng organs of political power. Kumbaga nakalinyada na siya. Parang ganun. Ano ang implikasyon nun? Ano ma'am, nakaka-receive na rin siya. Kolektibo na rin siya. Nakaka-receive na rin siya ng mga tinatawag na political lines. So medyo ano na rin siya ma'am, medyo malalim-lalim na rin kahit pa paano. Kaya siguro sinali siya sa white area. Kasi parang ang utilization niya ma'am, based sa sinabi niya, is milisya ng bayan siya. Yeah. So nakita siguro yung potential niya na pwede siyang maging isa sa mga effective na mga white area operatives. So yun yung posibleng disposition na ginawa para sa kanya. I see. Eva, may tanong ako. Nung ano ka na Eva, nung nasa Gabriela ka na, 'di ba? So isa ka na sa mga leader doon. Pero actually, CPP, NPA, NDF ka na noon, 'di ba? So yung gusto ko malaman kasi alam naman natin na yung Gabriela, prente siya, 'di ba? So marami diyan, majority diyan hindi nila alam na CPP yung nasa likod ng mukha ng Gabriela, 'di ba? So number one na tanong ko, paano ka nagre-recruit? At number two, ipaliwanag, mamaliwanag na sagot na sinasabi nyo ba sa mga sumasali na CPP, NPA, NDF kami? It sounds like a stupid question, di ba? But gusto natin na maliwanag ang sagot dyan kasi elections ngayon at ang Kabag kasama ang Gabriela dyan
ay humaharap sa ating mga kababayan at tahasang dinideny na CPP, NPA, NDF sila habang hinihingi yung tiwala natin, di ba? Nagsisinungaling pero hinihingi yung tiwala natin. So, bilang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF at saka isa sa mga mataas na pwesto sa Gabriela, gusto ko maliwanag na isabihin mo sa ating mga kababayan, no? Kasi nakakatakot, Eva, na ang survey ngayon, ang Gabriela, meron pa rin silang dalawang seats sa Kongreso, no? So, pag kunyari ang elections ay nangyari ngayon. So, kailangan magtulungan tayo dito para maintindihan ng mga kababayan natin, no? Yung kasi kahit ako binoto ko 'yan, hindi ko pa alam, ano? Most likely na boto ko 'yan. So, 'yun lang, Eva, paliwanag mo lang kung paano yung panloloko na ginagawa ng Gabriela sa ating mga kababayan para sumapi kayo sa CPP, NPA, NDF. Ano yung ginagawa mo noon bilang operatiba nila? Ganito po yung pag nag-organize po kami ng grupo ng kababaihan, kung sasabihin namin magbubuo kami ng isang chapter, halimbawa chapter ng barangay, grupo ng Gabriela. Pero hindi naman po talaga direktang sinasabi na konektado kami ay konektado sa CPP, NPA. Hindi, dahil wala naman po talaga. Pag sinabi, direkta po mong sinabi na konektado ka sa CPP, NPA, hindi, wala naman po talagang dadalo sa pamiting na yan. Kaya po, tinatawag, sinasabi lang po nila kayo para po magkaroon ng buses ang kababaihan sa Kongreso. Kaya yun, tinatawag nila iboto ang Gabriela Party List para may magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan. Kaya, yan ang palabas po, nila. Yung po okay, ang palabas okay. Nila, panlilin lang po yun nila. Kasi po ako, isa rin po ako nalinlang na iboto ang Gabriela Party List dahil hindi ko po talaga alam noon na ganun po talaga ang ano ng Gabriela. Kaya po, sa mga hindi pa po dyan nakakaunawa sa ano po ng Gabriela. Kasi pakita po nila ang ganda ng panawagan nila. Sila po ang ano ng boses ng kababayan sa Kongreso pero po wala naman pong nagawa. Wala naman po talagang nagawa ang Gabriela. Opo. Nararamdaman ko yung lungkot mo. At saka po, Otyata, pwede mo bang pa-explain, paliwanag mo sa amin bakit ka umiiyak? Kasi po kami ngayon, nagbalik-loob po kami sa gobyerno. Para po may tama po namin ang mga pagkakamali namin sa gobyerno noon. Kasi nalinawan na po kami ng CPP po ay ano lang po. Isa pong panliling lang sa mga tao mamamaya. Tulad po ng mga kasama namin na for my rebel, may pinatay na naman po nilang nung Biyernes Santo. Isa po nun ang bagong buhay. Kaya po nagbalik loob siya sa gobyerno. Pero bakit ganun po ang ginawa nila? Sinasabi nila noon na sundalo ang pumapatay. Pag sundalo ang pumapatay sa mga tamang mamamaya, pag nag-surrender ka, papatayin ka ng sundalo. Pero po ngayon, nakikita ko po, hindi po. Baliktad po ang sinasabi nila. MP po ang pumapatay sa nagbalik loob. Ang Biyernes Santo po, pinatay po yung isa namin kasamahan. Samantalang po, wala naman po yung ginawang masama pa. Wala po yung pinapatay. Wala po yung ginawang masama. Kaya po yun po ba ang sinasabi nila na sila ang tunay na matatanggol ng ayan? Sila ang tunay na matatanggol ng mamamayan? Pero po mali po. Eva, may sabihin ako sa'yo. Yung puot mo at saka yung lungkot mo sa mga nangyari, no? Nangyari sa buhay mo. I mean, kitang-kita naman na sinira nila yung buhay mo, 19 ka pa lang, tapos ano ka na, may pamilya ka na, di ba? Hindi ka sigurado kami na ginamit ka talaga nila, di ba? At paulit-ulit kasi namin ito nakikita, no? Na
na kayo na yung pinaka ano, mahihirap na mga kababayan namin, hindi man lang makatrabaho ng maayos, 'di ba? Ikaw sinubukan mong umalis, 'di ba? Naglaylo kayo, pero binalik kayo, 'di ba? Gusto mo magbagong buhay pero binalik kayo at minanipula na naman at niloko na naman at ginamit ulit, 'di ba? So ano, ito yung nagpapalakas ng loob namin dito sa task force na kailangan tigilan na ito yung panggagamit at pananamantala sa pinakamahihirap natin mga kapatid para umusad tayo. So malungkot kami sa nangyari sa iyo. Ano, yes, ma'am. Ako din naramdaman ko po yung ano, yung yung sinasabi mo na ano, yung kalungkutan. And gusto ko lang po sanang malaman kung ano yung mga frustration niyo po. Kasi alam ko, medyo nafe-feel ko yung, naramdaman ko po yung frustration niyo. Ano po yung mga frustration niyo? Base doon sa mga tinuro sa inyo noon, base sa mga pinangako sa inyo noon, hanggang sa kasalukuyan, ano po yung frustration niyo sa mga dating kinasasanggutan niyo po na grupo? Yung pagiging NPA, then later on, pagiging membro ng Gabriela. Wala siya. Ano na lang po. Yes, sir. Nanawagan na lang po ako na pag ngayon pong darating na eleksyon, huwag niyo na pong iboto yun. Ano? Yun nga, nakabag party list kasi yun, andyan na po nakapalog talaga ang kabataan, anak pawis, bayan mo na, a teacher. At saka, Gabriela po, huwag niyo na pong iboto kasi isa po, ano lang yung mga kabayan, ayun, mga kabayan blocking. Wala po yung mga nagagawa, kundi yun lang. Sila lang po nagpapasasa sa mga ano nila. Wala naman po talagang naitulong na naitulong sila. Bakit po ba? Nasaan po ba ang Gabriela? May naitulong po ba sila sa mga kababayan? Wala naman po. Kaya po, huwag niyo na po kayo magpapaloko sa kanila. Eva, patanong, nung finance officer ka sa Gabriela, nagbibigay ba ng pera ang Gabriela sa NPA? Ako po naging treasurer po ako, pero wala po akong nahawakan pera kasi ang humahawak po ang nakakataas na antas. Hindi naman po nila sa akin binibigay ang pera. Sinabi lang nilang treasurer lang, pero wala po akong nahawakan pera. So, ano yung treasurer? Tagahawak lang ng pera? Ganon? Tagahawak lang siya? O kung yung mga rally po, dapat po bibigyan nila sa... Opo. Kung pag may rally po, ang ginagawa na lang po nila, pagdating mo doon sa kung saan kayo mag-ipon-ipon, doon sa iyo bibigay ang ano lang, pamasahe. Pero NPA ka noon, 'di ba? NPA ka noon. So yung pera na hawak mo, pera ng Gabriela, 'di ba? Tama? Opo. Okay. No, may nagbibigay naman po sa kanya. May binibigay na pera ang Gabriela sa CPP NPA, sa NPA. Sa pagkakaalam mo. Ang pagkakaalam ko po, galing NPA, pag may aktibidad po, pag may rally, ano bibigay ng budget galing NPA patungo sa white area. Ma'am Lorraine, gusto ko lang ilinaw yung mga sinabi ni Ma'am Eva, no? Yung tanong mo, bilang treasurer siya, kung may hawak ba siyang pera ng Gabriela at the same time, kung siya sa treasurer, siya ba yung instrument sa pagbibigay ng pera doon sa NPA? Ang sinabi ni Ma'am Eva, naging treasurer siya, provincial treasurer siya ng Gabriela, pero hindi siya yung may hawak ng pera. No? Gusto ko lang i-explain ito kasi usually naman talaga yung mga front organizations, hindi naman yun yung decisive talaga. Ano? Ginagamit lang naman sila sila ay parang naging mouthpiece lang talaga ng kilusan, pero yung nagpapakilos yung underground, no? I see. Kaya nabanggit ko kanina, mayroong provincial chapter ng Gabriela sa probinsya nila sa Sorsogon, ano? Pero mayroon ding provincial committee ng CPP. Kung sino yung finance officer ng provincial committee
ng Communist Party of the Philippines sa probinsya nila, yun yung decisive sa disposal, no, nung pera, hindi yung nasa open organization, hindi yung front organization, kasi dekorasyon lang sila diyan, only in paper lang sila na para sabihin na ito, oh, may set of officers, pero wala yan, parang ano lang yan sila diyan, parang dami nga, no, sila. Yeah. Ngayon sinasabi niya, yung pangalawa, nagbibigay ba sila ng pera? Sabi niya, hindi, pag nagkaroon ng rally, ang nagbibigay ng pera sa amin, NPA. So, binibigay sa kanila. Yeah. Case-to-case basis yan, Ma'am Lorraine and Sir Frank, kasi may mga regions, may mga provinces and municipalities na very established, no, yung source ng finance ng white area. So, kung established yung financial generation ng white area committee nila, yan yung nagpapadala ng pera doon sa NPA. Pero kung yung isang probinsya, hindi ganon kaganda yung finance generation nila, yung white area nila, eh kailangan sila mag-launch ng rally. So ang ginagawa ngayon, yung NPA, kasi siya yung in charge extortion. Di ba? Mm-hmm. So pag nagkakaroon ng rally yan, so i-expect mo na before the rally, nag-i-extort yan yung NPA, no? Tumatawag sa mga negosyante, maaaring may sinusunog, para makakuha ng pera, para may magamit sila na i-finance yung kanilang mga protest actions. Ngayon, it's either way, very established yung connection ng NPA sa mga fourth organizations, no? And at the same time, yung fourth organization dun sa NPA, no? May mga cases kasing ganun, pero hindi yan yung the usual practice, kasi ang usual practice naman talaga sa buong Pilipinas, yung white area ang nagbibigay ng pera sa red area, no? Yung mga front organizations, tumutulong yan sa finance generation para magbigay ng pera sa NPA. Pero yun nga lang, may mga kaso, no? May mga situation kung minsan na hindi established yung isang white area sa isang particular na lugar, pero kailangan talagang bigyan din ng pondo para makalarga yung kanyang mga legal, no? Yung kanyang parliamentary struggle, yung kanyang mga protest actions, at yung pera ay nanggagaling sa New People's Army. Of course, galing yon sa extortion activities ng New People's Army. So yun po yung sinasabi ni Ma'am Eva. Yes, Canuel, Yusek Lorraine, and Colonel Frank, medyo hindi nabitin na po tayo sa ating oras, though we still want to continue dahil maganda nga po ang binibigay na ibinabahagi ni Ma'am Cecil patungkol sa kanyang nakaraan. Ma'am Cecil, last message na lang po tayo sa ating mga kababayan at especially sa ating mga ibang kasamahan pa na nasa kabundukan hanggang ngayon. Masasabi ko lang po, ang nandiyan pa po sa kabundukan na hindi pa po bumababa at andito pa po sa white area, magbalik loob na po kayo para po hindi na po umabot pa sa mahantungan nyo. Huwag na po kayo mapaabot doon. Magbalik loob na lang po kayo para matapos na po ang panliling lang ng mga CPP-MPA. Kung andiyan pa po kayo, hindi po yung matatapos habang may sumusuporta pa po sa MPA. Yun lang po. Maraming salamat, Cecil, ma'am. Maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Cecil, sa oras na ibinahagi niyo po sa programang ito. Thank you. Awa. At yan po si Eva Milenia alias Cecil ang Gabriela Treasure. At ngayon po, bago po tayo mag-break, meron po tayong ipapalabas na isang video presentation. Ito yung pagkakonekta ng Kabag sa Communist Terrorist Group. Panoorin po natin to. Dito sa Laban, kasama ang bayan.